Ang International League ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o karugtong ng Winter Tournament. Nabasa ko lang to sa isang site na ginawa ng isang community ng slam dunk na nakabase sa bansa na kung saan ito nag-originate. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang site at hindi naka-manga version. Kaya naman walang mga animated pictures na naka-indicate. By the way mga idol, pasok ko lang muna intro ko. Come on, come on. Don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss through. If it don't make dollars, don't make sense. This for my people. Yo mga idol, nga pala, baka malito kayo kung bakit merong nakahalong ibang anime dyan. Di ba gaya ng sinabi ko, hindi naka-manga version ang kwentong ito. Kaya walang mga anime pictures na naka-indicate. Ngunit merong mga character description naman na nakalaad sa site, naggaya ng nasa screen. Kaya naman nag-adapt na lang ako ng ibang mga anime pictures na malapit sa character description ng bawat character sa kwento ng International League. Ngunit ang skills, mindset, ang laro ng bawat isa ay nakabase pa rin sa kwento ng International League. Yan malinaw na mga idol. The International League Chapter 316. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito nga. Ang solid nga ng ginawang play nitong Sakuragi at itong si Rukawa. Kaya naman dito ay nice one! Ang ganda ng play na ginawa ng dalawang to. At kitang kita naman, nagulat na gulat ang mga tagahanga ng kupunan ng Quantum Ace. At dahil dyan, tayo na ang lamang. Napakahusay nyo Sakuragi at Rukawa. Pinaguhubog kayo ng panahon. Sigawan nga ng mga tagahanga nila dito ay. Ano naman ang nakakahanga dun? Iginaya lang naman nila ang play na ginawa namin ah. Ano? Anong nakakahanga dun? Wika nga nitong si Coach Billy Quantum. Kaya naman dito nga ya. Ano? Anong ibig mong sabihin Coach Billy Quantum? Na ginagaya namin ang play nyo. Kitang kita naman na kayo ang gumagaya kanina pa sa mga pick and roll. Wika nitong si Mr. Smith sa kanyang isip. Kaya naman dito ya, mabalik na nga tayo sa laro. At sa pagkakataong ito, hawak-hawak na nga nitong si Marcelo ang bola. Team, tayo naman, kailangan nating umatake dito at kailangan nating makaskora. Wika nga nitong si Marcelo nang biglang isang screen nga ang naganap. Humanda kayo! Sakuragi! Rukawa! Kayo dyan sa loob! Kitang-kita naman na isang screen ang kanilang ginawa at kailangan nyo! Kailangan nyo akong tulungan! Wika nitong si Miyagi! Huli na ang lahat! Pick and roll yan! At paniguradong meron at merong malilibre! Wika nga nitong si Coach Billy Quantum at dito ay isang pick and roll nga patungo nga dito kay Harrison at itong si Harrison ay dali-daling umataki sa ring. Ngayon, pigilan nyo ako, pigilan nyo kung kaya nyo. Wika nitong si Harrison sabay, isang napakalakas nga nakaldag ang kanyang ginawa dito kay Hanamichi sa kuragit itong si Harrison. Ay siya pangang tumalsik. Kaya naman dito'y napapito ang referee. Offensive foul para dito kay Hanamichi Sakuragi. Wika ng referee. Rep, anong offensive foul doon? Ikitang kita naman na siya ang bumangga sa akin. Bakit? Bakit mo ako tinawagan ng offensive foul doon? Ikitang kita naman na tumayo lang ako. Wika nitong Sakuragi. Rep, ano? Ano ang offensive foul doon? Kitang-kita naman na tumayo lamang itong Sakuragi doon ah. Wika nga nitong si Ayako. Ayako, huwag ka nang magreklamo pa. Baka ma-technical foul tayo. O tama ang ating inahing. Malinis yun. Ngunit batay sa angulo ng referee ay nagbumukhang offensive yun sapagkat humarap ng konti si Sakuragi. At kung susumain mo naman ng mabuti ay legal ang lahat ng iyon na. Wika nitong si Coach Ansay at dito'y. Grabe. Grabe ang lakas ng pangangatawan nitong Sanamichi Sakuragi. Ako na nga ang bumangga, ngunit ako pa ang tumalsik. Wika nga nitong si Harrison. Ano Harrison, natawagan ako ng offensive foul doon.
At alam mo naman na hindi ko deserve yun sapagkat kitang kita na tinayuan lang kita. Humarap lang ako ng konti, which is hindi naman yun offensive. Ano? May gana ka pa bang kumaldag? Wika nga nitong Sakuragi at dito nga ay hawak-hawak na nga ulit itong si Marcelo ang bola dito ay Harrison! Pumwesto ka! Ipakita mo sa may pulang buhok na yan kung talagang kaya ka nga ba niya sa physical na lakas! Wika nga nitong si Marcelo at dito ay kinuha nga talaga nitong si Harrison ang bola at talagang binabangga nga itong Sakuragi at dito'y hindi man lang umaatras itong Sakuragi. Grabe, grabe ang pundasyon ng may pulang buhok. Hindi man lang siya maitulak kahit anong banggang gawin nitong number 10 ng kalaban na hindi magawang maitulak itong number 10 ng Shoko. Napaka-solid! Napaka-solid mo na Michi Sakuragi! Sigawan nga ng mga tao at dito'y huwag mo nang ipilit pa Harrison, alangan ng lagay mo, hindi mo siya makakaya sa physical na lakas, kailangan mong ilabas ang bola. Wika nga nitong si Coach Billy Quantum at dito ay isang kick out pass nga dito kay Marcelo. Alanganin! Alangan ng pasa! Kinakabahan ka ata Harrison, ngayon ko malamang makita ang kabang ganyan, bakit? Bakit ka kinakabahan? Pumapaasa ka na ng isang alanganin. Wika nga nitong si Marcelo at dito nga ay huli ko yan. Asyadong alanganin ang pasa nyo. Walang sigurado ah. Wika nitong si Miyagi at dito ay na-check nga niya ang pasa. Nice one Miyagi. Ngayon kailangan niyong bumaba at kailangan niyong pumuntos. Siguraduhin niyo yan. Huwag na huwag kayong papadaig sa kanila. Kunin natin ang posisyon at kunin natin itlobo ang kalamangan. Wika nitong si Ayakura sobrang ganado ha. At dito ay umalagwa kayo. Umalagwa na kayo. Galingan niyo Shoko. Itaas niyo ang kalamangan sa 4 at 3. Sigaw nga nila taba kaya dito ay dali-daling pinasa ang bola dito kay Rukawa. At itong si Marcel ay sumusunod nga sa kanya. Subukan mong pakita ang magalaw mo dati at sigurado hinding-hindi yan ang ubra. Wika nitong si Marcel. Ang kulit mo Marcel. Hindi na ako yung dating Rukawa na minamaliit mo lang at tinuturuan noon. Wika nga nitong si Rukawa talagang tumatakbo na at sobrang ganado sa pass break ng biglang isang pasa nga ang kanilang ginawa patungo dito kay Sashi Mitsui. At itong si Mitsui ay hindi nga nag-alinlangan at dali-daling pumukol ng isang tres, ngunit ang tres na to ay hindi pala tira sapagkat isang pasa pala patungo dito kay Kapitan Akagi. Itong si Akagi ay isang slam dunk nga ang kanyang ginawa at puntos para sa koponan ng Shoko upang makuha at ilobo nga ang kalamangan sa 3 sa score na 34-31 pabor sa koponan ng ating mga bida. Kaya naman ibang klase talaga umalagwa itong mga to. Yan ba ang number 39 seeds? Parang hindi ah, parang naglalaro sila na sila ang leon sa gubat at ang mga kalaban ay nagmimistulang mga pusa. Ibang klase itong mga to, solid suportahan, sigawan ng mga tao. Ang ganda ng pinapakita ng Shoko dahil dyan, hinding-hindi kami magpapatalo. Kung maganda ang laro nyo, sasabayan namin kayo. Wika nga nito nga si Coach Quantum at dito'y dali-daling kinuha nga nitong si Marcel ang bola. Subukan nyo ngayong dumepensa. Mukhang iniinsulto nyo ako, lalo ka na Rukawa. Wika nga nito nga si Marcel at dito'y dali-dali nga siyang umataki sa ring at dito'y ginawa nga nitong si Marcel ang double step back. At dito'y labis nga na nagulat itong Sakuragi at itong si Mitsui. Ano? Yan ah! Yan ang double step back na tinuro ko dito kay Hanamichi Sakuragi. Yan yung step back na sobrang mahirap gawin. May papasok kaya ni Marcel ito? Wika nga nitong si Mitsui at itong Sakuragi labis nga rin na nagulat. Ano? Ginawa ni Marcel yun na sobrang easy at hindi nga napapito ang referee.
ang tinuro sa akin ni Mitsui ay gayang-gaya niya. May mapasok kaya niya ito? Hindi ako makapaniwala pag naipasok niya ito. Wika nitong sa Oragi. May mapasok kaya ni Marcel ang double step back na sobrang hirap gawin na ni Mitsui at itong Sakuragi. Ang lahat ng yan ay bangan natin sa susunod na bahagi.